So that is it, guys. Hala, mahirap. Hey guys, welcome back to another Planzilla video. Today is Saturday and we are preparing our soilless potting media for today. So earlier, nag-chop na si Gerald. Yan kalaki yung mga ginawa niya, guys. Tapos, we added the decomposed rice hulls. Meron ding decomposed na hay dyan. Tapos, yung mga pinatuyong dried hulls na hindi naman mukhang tuyo kasi nga, palagi na namang umuulan dito. I don't know how do you define summer kasi palaging umuulan dito sa amin ngayon. So for those of you who are requesting about watering schedule, hindi pa namin nagagawa, guys, kasi ulan ng ulan, so hindi kami nag-water ng plants. No choice, nababasa talaga sila. So ayan, pinaprepare namin, guys. And we have a beautiful pot right here. Got the beautiful holes na nasa bottom niya. So gray pot and I think it's sturdy naman. So this one is being prepared for our Jose Bono. So ita top cut na namin yung malaking Jose Bono namin, guys. And we will be watering it with our diluted molasses. So ilalagay na namin siya dito sa na-mix na potting media para hindi na kami mag-water later. So ayan lang, guys, as a root booster. Maraming salamat dun sa nag-attest na effective siya. So try nyo na din. You just can find it on Shopee. Medyo mahal po siya if by gallon. Dito kasi sa amin by gallon siya. Pero when you click the link and you go to Shopee, guys, merong mga tig-liter lang doon. So pwede kayong makabili. Tingian. So mas mura siya. Below 100 lang po siya. So afford na afford. Ready na yan, guys, with root booster na. So, pasensya, guys, medyo maingay today kasi ang dami ginagawa ng mga tao dito. Merong nagdi-drill sa kabila. Basta maingay tayo today. Pasensya po, and I do hope you can hear me well. So, andun yung Jose Bono namin, guys. Medyo lumaki na talaga siya. And patagilid na yung tubo. Ready for propagation na. Kaya kukunin na ni Gerald. Ayun, oh. So, makikita nyo naman from here. Pag mamaya nalapit na yan dito, you will be able to see how big it is. So yung weather forecast last night, today may thunderstorm daw dito. So nagmamadali kami kasi baka mainit-init ngayon, pero mamaya abutin na naman kami ng ulan. It's really big na. Yung dahon niya malalaki na talaga. I do hope nakasya siya dito sa pot na kinuha namin. So nakalagay siya sa concrete pot ngayon, guys. Meron siyang isang dahon na nag-yellow na. Ito, guys, ganito siya kalaki. Ayan, malaki yung dahon. So mahaba na siya. Tapos super stable to, guys. This is from Mamvergo Chill.
So, ewan ko kung nandito pa yung pinaka-old leaves niya. Pero, ayan. Malaki na talaga siya. Meron na kaming nakuhang dalawang shoot nito. Pero maliliit pa, guys. So, di pa siya for release. Ito lang siguro. Baka kunin niya yung dahon na nag-yellow na. So, kinukuha namin usually yung mga ganyan. Alright, so that's it. Part ng mga old leaves yan. Yung mga dahon niya before pa. Nakikita niyo naman yung size. Sobrang liit pa compared to the leaves that it has right now. Perfect na nakalabas na yung bagong dahon niya. Kasi we don't usually propagate kapag merong dahon na papalabas. Or mas mabuti, para sa amin na mas mabuti na i-propagate siya kapag nakalabas na yung bagong dahon. Kasi there are chances na maaapektuhan yung makalabas na dahon, guys. Kaya merong mga leaves na hindi nag-a-unfurl ng maayos. Anyway, I haven't told you earlier, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do not forget to subscribe to our channel. Ayan, guys. This is it. Etong mga coconut husk na to, guys, gagamitin to, ilalagay sa bottom ng pot. Ito yung potting media namin for the top cut. And as you can see, yun din yung gamit namin dito sa malaking Jose Bono na to. So, that means, nagustuhan niya yung potting media na gamit namin. So, we will still be using the same type of mix. Hala, tingnan nyo. Yung root, guys, na naka-anchor sa ilalim, ayan ang tataba. Lumaki talaga, color red. Ayan, beautiful. So, tagal na naming dinidream na ma-propagate to, pero wala pa talagang pot. And ngayon, it's really time. Hala, mahihirapan siyang ituwid kasi kumakapit na din yung ibang root sa kabilang side. Kaya mahirap. Hindi ko nakikita yung screen, guys. Cellphone lang ang gamit namin. Hindi ko nakikita yung screen kasi sobrang silaw. So, I don't know if I am focusing on the right place. Ayan, medyo kita-kita na. This is also a trailing philodendron, guys. That's why, ganyan. Dumadami yung mga aerial roots niya. And, nakahiga na siya. So, let's just see. How will it go? Alright. Oh. So, that is it, guys. Hala. Mahihirapan. Naka-anchor kasi yung ibang root. Ayan. Okay na. Wow! Alright. That is it. That's our beautiful top cut. Ayan. I'm so happy to see nang tataba ng mga roots. Kasi yung iba nasa baba eh. Eto, maliliit itong mga nasa taas kasi bagong labas. But once they get to anchor sa potting media, guys, okay. Sobrang juicy niya. Ito na yung mother plant, guys. Nagbabasa talaga. Looking forward for more shoots. Lilinis lang niya yung sugat before we apply the dithane, guys. So, yung fungicide na makakatulong para hindi siya atakihin. Yun talaga yung ginagamit namin ngayon kasi naubusan kami ng cinnamon powder. You can also find it on Shopee. So, makikita niyo lahat ng mga products na ginagamit namin usually dito, guys, sa Shopee. So, I'll just put the link below. So, another roots are about to come out. Yun yung maganda dito. Maganda sa ginamit naming pot, guys. Yung bottom niya, mukha talagang strainer. Kasi sa dami ng butas. So, makakalabas talaga yung excess water, which will prevent water from staying inside. Lalo na kasi meron kaming coconut cubes na ginagamit. And alam naman natin that they hold moisture, they hold water longer. Naglalagay din po kami ng rice hulls to balance kasi mas mabilis namang mag-dry yung rice hulls compared sa coconut cubes. We just do not use big chunks, guys, para hindi naman masyadong maraming water yung masustore sa kanya. And almost of the same size lang din yung ginamit namin dun sa mother plant. So, I think it will still love it kasi parang at home pa din, same potting media yung gamit. Do hope magkasya to kasi medyo mahaba na yung top cut, guys. Ayan, praying that it will recover fast. Medyo mabigat siya, guys, kasi malaki na talaga yung mga dahon niya. So, ayan, medyo juicy pa daw yung cut. Just have to air dry it for a while. Ito nga pala yung baby Jose Bono namin. Tapos, the mother plant, hindi nyo aakalain na yung mother ng kinat namin ngayon is this one. So, ayan, top cut na nga pala yung pinutol natin kanina. Tapos, naging mother plant and
another top cut na naman yung nakuha namin ngayon. So, akalain nyo, ganito lang kalaki yung mother plant niya. So, ito, parang lola na to kasi mother na yung top cut niya. Basta ganon yung explanation ko. And hindi pa namin nakukuha tong isa dito sa gilid tapos meron pa dito sa taas. Woo! So, pwede na to kami maglagay ng diethane. Ayan, yung diethane powder na ilalagay namin. So, nakakatulong din siya guys kasi pag nilalagyan namin, nagda-dry yung sugat and mabilis yung healing process niya. Yung iba din naman yung fungicide na ginagamit. So, depende yon sa inyo kung ano yung nakasanayan nyo and if gusto nyo mag-try, okay lang din. So, ayan. Chemical din po siya. So, careful lang po tayo sa paggamit lalo na if first time. Para lang siyang powdery guys na light yellow yung kulay. And then, normally nire-wrap namin ng fiber bago talaga itanim. So, ayan. Ganyan lang ka-simple. So, in-air-dry namin siya guys ng konting-konti lang naman. So, hindi na masyado matagal kasi lumabas na yung sun. Hindi niya kakayanin yung ganitong init if we decide to expose it around this time. So, enough lang na mag-dry yung cut niya. Kasi sobrang basa kanina. Since sobrang juicy, meron siyang clear na juice na nilalabas, guys. Kaya, kailangan talagang patuyuin. Even if we decide to put the diethane right away, talagang mamimelt niya sa sobrang basa. So, ayan. Ina-arrange lang ni Gerald yung roots, of course. Para walang root na mabali. That's the least thing that we want to happen. Right. Pwede na tayong maglagay ng additional potting media para maging firm yung pagkakatanim sa kanya. Syempre, we want it to be stable kaagad. So, tinatry namin i-firm yung pagkakalagay niya para hindi siya aalog-alog. And after this, we will not water this one. As much as possible, we'll try to keep this away from too much water, lalo na dahil palagi nang umuulan dito. Tapos, hindi namin i-expose sa direct sunlight. Okay lang dito sa area na to guys, kasi nag-double na kami ng net by Shopee. Yung link nasa baba. So, nag-double na kami ng net para hindi na masyadong mainit, lalo na dahil papa-summer na guys. And alam nyo naman yung summer dito, sobrang na-underestimate natin yung init. So, we wanna do it in advance. Naglagay na kami ng additional net para save yung mga plants sa sobrang init. So, ayan, tumatayo na siyang mag-isa. Naglalagay lang si Gerald ng additional potting media para good to go na. So, yun guys, we are done with our philodendron Jose Bono. Natapos na namin itong top cut na to guys. So, parang pangalawang cut naman lang ito. We're so happy na napaparami namin siya unti-unti. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Lanzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Pakitap yung bell icon so you'll be notified pag may bago kaming video. Thank you so much for watching. Bye!